Pamagat ng piece na to ay Papa. Papa. Kombinasyon ng dalawang letra na kahit anong gawin mo ay hindi mo makukontra. Sila'y minsan na rin nating tinatawag na ama, itay o tatay. Sila rin ang kasama natin sa pagkamit ng tagumpay. Ano man ang katagang ating bigkasin para sa kanila, pare-pareho silang mahalaga sa buhay ng bawat isa. Papa, biyaya yan mula kay Lord na kahit anong bagay ay hindi makakapantay sa halaga na ginampanan nila sa ating buhay. Walang humpay at walang kapantay ang bagay at sakripisyo kanilang inalay upang makamit ang matamis. Pawisan sila sa pagtatrabaho magustusan ng iyong pangangailangan mo. Papatahanin tayo sa bawat paghikli nating parang talo. Papatawarin tayo sa bawat maling gawain ng mga sirahan. Papatunayan lang tayo ang bumuo ng kanilang mundo sapagkat tayo'y ipinapanalangin nila hanggang dulo. Papa, layain tayo sa paraan ng kalayaan dahil hindi nila tayo basta-bastang bibitawan. Papahalagahan kanila dahil ikaw ang kanilang prinsesa. Ama, amang hindi nanaising iyong tahakin ang baybayin may hindi magandang mga buhangin. Amang hindi pumapayag na anak niya'y kumawala sa pagkahigpit ng pagkakahawa. Amang gumagapang upang anak ay hindi makagapang sa karanasang kaniyang ginagapangan. Amang hindi mawari ang bigati ng bawat sandali sapagkat tanging pinadali ay ang makabawi at makauwi na hindi nahuhuli sa mga pangyayari. Amang kay tapang humarap at tumindig bilang isang bisig sa mga taong sa puso niya'y binibindig. Itay, tayo ang mga paa at ikakaway ang kanilang kamay upang ipaalala sa iyo na ikaw ang humpay sa kanilang paglalakbay. Itatayo ang mga anak mula sa pagkakadapa at sasabihin, anak, andito lang ako at huwag kang mabahala. Itatayo ang buong pamilya kasama ang pagmamahal na dulot ng saya. Tatay, tataya, kahit hindi sigurado sa mga saglit na kanilang mapipilit mula sa pagkakaibit, tataya para sa kapakanan ng samahan na kanyang pinanghahawakan. Tataya upang mapanatili ang matibay na sandigan ng pamilyang kanyang pinapahalagahan. Papa, ama, itay o tatay, sila yung bigay ni Lord para sa iyo upang maging sandalan sa bawat karanasang iyong pagdaraanan sa buhay na pananindigan. Oo, alam kong iba't ibang kalagayan ang meron tayo ngayon. Yung iba, may galit sa kanila, may nagmamahal sa kanila, may nag-guilty sa kanila, may mapagmataas sa kanila, may binabaliwala lang sila. May nangangailangan sa kanila, may naghahanap sa kanila, may nalulungkot dahil sa kanila, may natutuwa dahil sa kanila, at may nakakamiss rin sa kanila. Kaibigan, hindi ako sigurado kung saan grupo ka nabibilang, ngunit may tanong ako para sa'yo. Sumuko ba siya? Kinalimutan ka ba niya? Tinalikuran ka ba niya? Pinagpalit ka ba niya? Pinabayaan ka ba niya? Nanghihiyang ba siya? Nagsisisi ba siya? Nagalit ba siya? Iniwan ka ba niya? Sinaktan ka ba niya? Pinaglaruan ka ba niya? Niloko ka ba niya? Nagsawa ba siya?
Nakakalungkot at nakakatakot malaman ang iyong nararamdaman, kaibigan, dahil baka kasi sabihin mong oo, pwede ring sabihin mong hindi, at maaari ding sabihin mong minsan. Ngunit anuman ang iyong kasagutan, sana'y hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Mahal na mahal ka ng papa mo dahil ikaw ang kumumpleto sa sining ng kanyang mundo. Mahalaga ka sa buhay niya dahil ikaw ang kumulay sa buhay niyang papakupas na ang kulay. Kailangan niya ang isang kagaya mo. Nalaman ng puso ay ang mahalin ang taong nagmamahal ng totoo. Siguro nga kulay niya'y papakupas at bawat sandaling lumilipas ay hindi sigurado ang bukas. Payong hindi masyadong malakas, pagmamahal ay gawing wagas upang papa'y hindi maging butas sa pagdating ng bukas kapag buhay ay magwawakas. Wakas ng buhay ay hindi natin mawari. Kung pang ilang araw na bukas, kaya't bawat sandaling lumilipas, ang papa't pamilya'y bigyang oras, sapagkat bukas ay maaaring buhay natin ay magwakas.